So yung presyo ng ating unit mga call is umabot po ito ng 'Yung welcome back sa ating YouTube channel Sorpas TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyo kalimutan like, share and subscribe. Click na rin 'yung notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads kaya ito. So, ngayon mga kol, pakita natin 'yung ating latest na minivan, 4x4 Tiptronic RO6E engine. 660cc 5-speed po yung transmission nito mga call. So tapusin natin yung video para malaman natin yung full feature nito ating unit at saka magkano yung presyo sa ganitong setup at magkano yung sa basic setup. So yan yung kulay ng ating unit mga call is a metallic dark gray. So ansal urethane po yung gamit natin. So yung mga D17 V mga call is a high roof po yung mga ganito. So yan. So yan yung napakintab po ng kulay ng ating unit. So nilagyan natin ng chrome dito mga call na may logo na Suzuki. Kasi yung mga original na D17 V mga call is wala pong chrome dito. Ayan po yung headlight ng ating D17 V mga call. H4 po yung ating low beam at saka high beam. Ayan, H4 high and low po yan. Then ito yung ating na park light, then yung signal light natin. So nilagyan din natin ng customized na fog lamp mga call. So yung housing niya is same po sa mga DE17W na variant. Pero yung sa DE17W mga call is chrome po dito. Ito is fiber works po ito para mas maganda po tingnan. Ayan, so kompleto po siya sa registration mga call. Ayan, so fully tinted yung ating unit. So titingnan natin dito. Ayan, so naka 13 inches brand new tire. Brand new din yung ating mag wheel. So ito yung design na napili ng ating customer. Ayan, so yung side mirror natin is original. So auto fold po yan mga call and retractable. Kompleto po siya sa rain visor. Ayan, so yan po yung mga door handle ng ating unit. Yung length ng ating unit mga call is 3.4 meters at meron itong width na 1.5 meters. Then yung kanyang height mga call is 1.9 meters. Ayan, so dito makita din natin mga call is yung kanyang poste dito. Kinulaya natin ng black para ganun pa rin. Parang buong salamin siya pag titingnan sa malayo. So wala siyang body kit, then mataas na po yung ground clearance kahit na hindi natin i-lift. Hindi po ito basta-basta na mga hamba mga call. Ayan. So dito, coil spring po yung likuran. Dito, brake shoe or drum brake. Then yung harap is disc brake. Ayan. So dito makita natin, yan po yung high roof natin. So yan po yung stock na likuran ng ating D17B. Meron siyang third light dito. Ito yung kanyang back glass. Ayan. So dito, meron siyang wiper. Ito yung kanyang opener dito sa likuran. Then ito yung kanyang taillight. Yung taillight natin mga call, ayan, ito yung signal light, reverse light, then yung ating brake light at saka yung ating park light. And so meron tayong camera dito, reverse camera. Ayan, dito sa likuran, check natin. So ito yung interior ng ating unit. So makita natin yung ceiling natin is bago na din. Yan po yung room light natin. Meron tayong mini fan dito sa likuran kasi nilagyan ng upuan na kasabay. So tingnan natin yung upuan. So sliding. Ayan. So yan po yung upuan natin sa likuran. So pasukin natin. Yan. So yan po yung clearance pag upo tayo dito sa likuran. Ayan. So yan po yan mga kolo. Yan. So pakita natin kung gaano kalaki yung space pag upo. Yan po yung upuan natin dito sa pinakadulo.
kasi ito yung request ng ating customer na upuan. So kasya po dito, tatlo or apat, depende po sa laki. So ayan, so yan po yung clearance nito, makita natin. Yan oh. 'Di ba? Napaka ganda. Ayan. So dito naman sa sikuran. Ayan. Ayan, so dito makita natin. Ayan, so captain seat, meron siyang headrest, meron siyang armrest. Ayan. So ito yung design, napakaganda ng design ng ating upholstery. Ayan, so dito brand new na din yung mating natin. Meron din tayong extra fan dyan. Ayan, sa mga DE17 B mga call is meron siyang headroom dyan na malaki. Basta power window, high roof DE17B. Basta high roof na power window mga call, meron dyan. Basta DE17B lang mga call. Pero sa mga DE17W, wala po yung ganyan. Pero yung DE17B natin, meron din siyang bottle holder dyan, power window, basta naka-captain seat. Ayan. So dito rin sa mga running board natin is plastic na din, basta naka-captain seat yung unit natin, original Japan. So dito naman tingnan natin. Ayan, so plastic din. Then dito yung jack natin, tie reins at saka riser natin. Ayan, dito tayo. Ayan, so power window. So all power po, power window, lahat ng sliding left and right, then dito sa harap left and right. So power window din, auto fold yung ating side mirror. So on natin yung susi natin. Ayan. Ayan, so power window, auto fold. Ayan, functional lahat. Then ayan, so adjust ng mirror, lagay natin sa right para ayan, adjust. Kasi hindi pa natin yan naka-convert. Hindi natin kino-convert to kasi medyo critical pa. So pag-aralan muna namin yan. Ayan. So meron din siyang bottle holder dito, ganun rin sa right side. Then meron siyang mga cup holder. Ayan, meron din dito. Then meron din siyang extra lagayan. Ayan, so armrest, headrest. Then yung mga DE17B variant mga kolba sa Tiptronic, manual matic or pure manual, handbrake po yan. Pero kung mga pure automatic, foot brake po yan, yung kanyang parking brake. Ayan. So yan, makita natin. Ayan, oh. So dito meron din tayong toggle switch na nilagay para sa fog lamp. Then ito yung 4x4 switch natin, kasi 4x4 po yung unit natin. Basta mga non-turbo na unit mga call is push button yung kanyang 4x4. So part-time 4x4. So pwede natin i-on yung 4x4 kung kailan gusto natin. Then pwede din natin i-turn off. Hindi katulad ng mga turbo na variant is all-wheel drive po sila. Ayan, so dito naman tayo sa steering wheel natin. Ayan po yung steering wheel natin. Ayan, kung tayo mag-drive, ito yung makikita natin dito. So yung panel gauge, ayan, so steering indicator, parking brake indicator or handbrake, battery indicator, yung ating check engine indicator, eco mode, sa door indicator. So yan yung kagandahan nito kasi meron na siyang indicator sa door. Hindi katulad ng mga DA64B na walang indicator. So makita din natin dito, ayan, fuel indicator, transmission indicator, yung marang settings. Ayan, so yung pinakadulo, yan po yung transmission indicator. Pag iilaw po yan mga kalibig, sabihin na may problema sa transmission natin. Ayan, so sa drive tree natin. Ayan, so yung overhead indicator, ayan po. Ayan, kita natin. Ano pa ba yung makita natin dito? So wala na. Tapos yan, naka 7 inches touchscreen stereo with reverse camera na po yan mga ko. So Bluetooth po ito. Ayan, so hindi po siya Android. Hazard switch, ayan. So aircon switch. Then on lang natin. So start natin yung makina natin. Make sure na naka-park. So ayan, park, reverse, neutral, drive, then manual mode. So sa manual mode mga call, minus and plus lang po yan. Ayan. So 5 speed Tiptronic yung transmission nito. So it is auto gear shift. So start natin. Ayan, so andar na yung makina natin. Napakaganda ng andar. So ayan po yung glove box natin. Ayan. So tingnan natin. Ito yung legroom natin.
Yung ating accelerator pedal, then yung ating brake pedal. So tingnan natin yung hood natin. Dito yung hood opener sa passenger side, gilid ng glove box natin nandyan. So yan po yung hood opener natin sa DE17V, DR17V, DE17W. Dyan po yung ating hood opener. Ayan. So meron siyang stick dito. Ito yung kanyang stick. Ayan. So yung makita natin dito, yung ating coolant reservoir. Ayan, so litis na yan. Wala na po tayong radiator cap. Then ito yung ating windshield washer reservoir. Then yung ating brake fluid reservoir. So yan po yung nandyan sa ating hood. So radiator, ito yung radiator natin. Ayan, so litis po yan. Then pwede na natin yan i-overhaul. Yan yung kagandahan sa mga DE17 na variant mga kal, kasi yung kanilang radiator, ayan, pwede natin i-overhaul. Then may mga time na nasisira yung kanilang mga ano, kasi may expiration yung mga plastic dyan. Is pwede natin papalitan ng ano, pa-customize ng bronze. Bronze, pwede natin pa ano ng bronze. So yan yung radiator sa likuran. Din dito, nandito yung ating condenser, aircon condenser. Then dito yung ating receiver dryer sa ating aircon. Ayan, so punta naman tayo sa makina. Ayan, so dito muna tayo sa left, right side. Ayan, so dito natin makita yung ating chassis number. Ayan, gas tank opener. Ayan, makita natin dito. Ayan, so Suzuki Motor Corporation Japan. So ang kaganahan nito mga kol is original Japan po made yung ating unit. GDM po yan mga kol. So Japan domestic market only yung nagproproduce nito. So ito yung throttle natin. So litis na po yan mga kol, hindi na po siya decable. Full electronic na po yan mga kol, kasi yung ating accelerator pedal is electronic po yan. Wala na pong cable na mapuputol sa biyahe. Ayan, so ito yung aircon compressor natin, alternator, then yung ating dipstick sa engine oil. Then dito natin makita yung ating EGS oil. So yan po yung EGS oil natin mga color, auto gear shift. So fully synthetic na gear oil po yung ginagamit dyan mga color. Yung iba is hydraulic oil for EGS only. Ayan, so dito yung main fuse box natin, air filter housing, din yung ating ECU nandito. So sa kabila naman, tingnan natin. So napakaganda talaga ng mga D17. Ito yung mga pinakatipid sa gas consumption ng mga unit. Ayan, tayo. Ayan. So halos dito sa Davao mga kolis, D17 na yung kinukuha na mga unit. Ayan, so ito yung makina natin. Ayan, so DE17V, yung makina niya is RO6A engine DVT. So 12-valve 3-cylinder inline. Tapos yan, ito yung kanyang oxygen sensor. Dito yung ating yung ignition coil at saka spark plug. 14mm yung gagamitin natin na tools para sa ating spark plug. PCV valve, dito tayo mag-refill ng engine oil. Ayan, so DVT solenoid. Then yung ating injector, tatlo po yan. Then dito yung ating camshaft sensor nandyan. Then meron din yung crankshaft sensor sa ilalim ng makina. So yung presyo ng ating unit mga kol is umabot po ito ng 355,000 all in na po yan mga kol. Sama yung hood, chrome, yung ating fog lamp, digital temperature gauge, mga extra fan, then yung ating third set na strip po, then naka mag wheels na yan. So 355. So yung basic setup nito, so walang upgrade pero naka mag wheels na yan, is 330,000 all in na yan, running condition. Pero kung ganito na, meron siyang mga accessories, depende na yan, kasi may iba na gusto super loaded yung kalang sasakyan, kaya mas mataas din yung presyo ng unit. So yan lang muna yung aming vlog for today. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa Bago Lang sa ating channel. Don't forget to like, share and subscribe.
Then click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads kagaya nito. Pag-i-follow din yung ating mga social media account sa TikTok natin, Surplus TV by Dudong Laagan. Then yung ating Facebook page, Surplus TV page. Then yung ating Dudong Laagan Auto Care Center na page. Then meron din tayong mini camper ni Dudong Laagan. So sa atin din yan. At saka sa personal account natin na Dudong Laagan Surplus. So contact lang sa aming contact number na 0920-3394-607. Yan lang muna mga call. Bye bye and God bless ating lahat.